sushi, tuna naman po tayo sa araw na ito. Ang gagawin po natin ngayon is Uzumaki Mini Dynamite. So, antabayanan nyo po kasi maganda ito, ideal sa mga ina na gustong gumawa ng sushi. Madali lang po ang menu na ito kasi konti lang ang ingredients niya. So, ang gagawin po natin is Uzumaki ngayon. So, panoorin nyo po hanggang sa uli para makita nyo paano paggawa. Kasi pwede ito sa mga vegetarian. Kung gusto nyo mag-roll ng malilit na maki, yung small maki, is ito na po yung pagkakataon para mapanoorin nyo kung paano gumawa. Pwede kung mag-roll kayo ng mangga, strawberry, cucumber, avocado, lahat po pwede po. Basta yung procedure ng pag-roll, ito po yung gagawin natin. Pero ang main course po natin ngayon is mini dynamite shrimp tempura. So antabayanan nyo po mga kasushi. Hello mga kasushi, ito na tayo. I-introduce ko na ang ingredients ng mini dynamite maki, Uzumaki. So ito po ang pangunahing kailangan natin, tatlo lang. Shrimp tempura. Ito na po, ready-made na kasi naipakita ko na yung paggawa ng shrimp tempura sa episode na last previous na episode, yung paggawa ng tempura. So ito na po, ready-made na lang po para mas madali. At saka mayonnaise. Ito po yung mayonnaise natin. At saka fish egg. Ayan po, fish egg. Ayan ang gagamitin natin. Of course, sushi rice. At saka seaweed ang gagamitin natin. So ang unahin po natin ngayon is pagtimpla ng sushi rice. So halika po para ipakita ko sa inyo ang, kung hindi nyo pa alam, yung mga baguhan sa channel na ito, kung hindi nyo pa alam ang magtimpla ng sushi rice, ito po yung gagamitin natin ay procedure ng paggawa natin. So halika po, magtimpla muna tayo. So ito na po yung pagtimpla natin ng sushi rice. As usual, 5 cups and 1 half cup ng sushi vinegar. Ganito lang po, ihalo nyo ganyan. Then mix the rice well hanggang maihalo lahat yung ano natin, vinegar sa rice. Ganyan lang po ang paghalo. Sa mga baguhan sa channel po natin, ganito po ang procedure ng rice. Saka yung rice natin is sushi rice po yun, Carlos. Ito po yung magandang brand. Ganito lang po ang pagtimpla ng sushi rice. So mainit po ito. I-settled natin yung ano nya, init nya muna bago natin i-roll. Kasi dapat warm lang para mas masarap yung pag-sushi natin. Ganyan lang po ang pagtimpla nyan. Haluin maigi lang. Laging tandaan po yung mga procedure natin ng paggawa para mas madali, mapapadali kayo. Ganyan lang po. So settled muna natin ito ng ano, yung init nya takpan natin ng towel para hindi ano. Ganyan lang po. So mag-shrimp tempura muna tayo mga kasushi. So sa mga hindi pa nakaka alam kung paano mag-shrimp tempura, may episode po akong shrimp and vegetable tempura. Ito po yun. Pero bago nyo po pindutin yan, tapusin muna yung video, balikan nyo na lang po yung shrimp and vegetable tempura na ginawa kong episode. So ngayon, mag-shrimp tempura muna tayo mga kasushi. Halika po. So make sure na mainit po yung mantika, i-drop po na natin ito. Ayan po, ganyan lang po ang pag-tempura natin hanggang mag golden brown. Ganyan po. Kung may malaki kayong pot, yung ganun po ang gamitin nyo, malaking pot. Kung maramihan ang kailangan nyo, yung malaking pot, yan, ganyan po ang pagtimpura. So hintayin natin hanggang mag golden brown bago natin ang uwin. So, luto na po ito.
golden brown na po ito, hanguin na natin. Ganyan dapat ang kulay niya, golden brown, para malutong. Ganyan po. So ready to roll na ito. Mag-roll na po tayo mamaya. So gagamit po, mag-roll na po tayo, gagamit po tayo ng seaweed. Ang kailangan lang po natin is half. So hati na naman po natin. Kaya lang paghati dito. Ayan. Then balik na rin. Ganyan lang po. Saktong hati. Then voila. Yan po, ganyan lang ang kailangan natin. So mag-roll na po tayo ngayon. As usual, yung shine sa likod, yung wrap, yun ang paglalatagan ng rice natin. So ganito po ang pag-roll niya. So basay ng kamay, ang small maki po o sumaki, ganito lang ang pag-roll. Ganyan lang po ang spread ng rice natin. Almost 3 quarter ng sakop niya sa seaweed. Ganyan lang po. Ito po ang usumaki. Pwede kayong mag-roll ng kung ano-ano, kung ano yung gusto ng mga anak nyo. Kung vegetarian ka, pwedeng mga vegetarian roll. So ito is mini dynamite. So ganito po. Kailangan po natin is mayonnaise, fish egg. Damihan nyo po ng konti, mas masarap. Then ito po yung shrimp tempura natin. Ganyan po yung pag-roll nya. Hawakan nyo sa gitna, then roll, lock, ilock nyo po siya, roll again, ilock nyo ulit. Yan na po yung small maki, uso maki ang tawag po dito. Yan po. Ganyan. So ang ganda po. Yan, small maki po yan. So ganito po ang pagro-roll ng small maki, uso maki. Ganyan lang po. Ganyan lang ang rice. Huwag masyadong marami. Kasi ano lang po ito, maliit na roll, small maki roll. Ito po yung tinatawag kong mini dynamite kasi may malaking roll po ito na maki, dynamite maki, yun ang tinatawag nila. Pero ako, ginawa ko siyang mini dynamite para sa mga starter na kumakain ng sushi, yung hindi pa baguhan na kumain. Ito po yung ideal na kainin nila kasi luto siya at saka maliit lang para hindi sila masyak pag ano, kumain ng sushi kagad. So ganito lang po, sa gitna enroll, lock, ganyan lang po, ilock lang po yan. Ganyan, ganyan po, ayan po siya, ilock mo ulit. Yan, ganyan na po siya. So roll ulit tayo. So magkakat na po tayo ng husumaki natin, mini dynamite. So ideal po ito sa mga baguhan na kakain ng sushi at sa mga bata kasi maliliit lang na size ito. So ito pong magandang size bite, sabi nga nila. So ikakat na po natin, ganito lang po ang pagkat. Usual sa gitna ang ate. I-balance nyo lang po kung pare-pareha, para pare-parehas. Ganyan lang po. Tignan nyo po yung laman nyo. Yan po. Ganda, di ba? Shrimp tempura po yan. So, para sa lahat ng ano talaga. Ngayon naman, hatiin. Dapat pare-parehas para yung plating natin is pantay-pantay.
lang po. Uyong puso maki tinatawag. Ito po yung laging hindi nawawala sa menu pag nag-catering ako. Kasi masarap, bukod sa masarap na sandali lang kainin. Yan lang po ang pagkat. So ito na po siya. Ayan po yung mini dynamite natin. Ang ganda po ng texture niya. Pero may gagawin po ako dyan na i-gagarnisan natin yan. Ayan na po siya. Pero yung mga ano, pwede na i-serve yan. Ganyan. Pero mas lalo nating pagagandahin. May gagarnisan natin. So kailangan natin ng ang panggarnis po natin is green onion at saka titimpla ako mamaya, pero magkakat muna tayo ng green onion. Yung maninipis lang po na cut, huwag yung makakapal. Ganyan lang po ang pagkat ng maninipis. Maninipis na maninipis. Ganyan lang po. Ingat sa kamay kasi matalim. So magtitimpla po tayo ng pang ano na sa ibabaw, pang garnish natin, mayonnaise. Huwag masyadong marami po, katamtaman lang, mayonnaise at saka fish egg. Para lalong lumasa sa pang ano na rin niya. Ganyan lang po. Ganyan lang karami, pag ganyan karami din. Haluin mo lang maigi. Kasi ito rin po yung nagpapalasa ng ano niya. Yan lang po. Then, i-garnit natin. Huwag masyadong marami. Ganyan lang po. Tam-taman lang. Kasi maliliit lang naman na roll ito. Ito yung puso maki. Mini dynamite. Ang sushi kasi, pag maganda ang plating mo, kaya-aya, masarap po. Kaya, ganyan. So, nalagyan na po natin ng mayonnaise with fish egg. Lalagyan po natin yung, ito po yung kinat kong ano, green onion. Konti lang po sa ibabaw lang niya. Yan lang po. Paglagay. Hindi lang, huwag masyadong marami. So ito na po siya. Ayan na po. Pero lalagyan po natin ng as usual unagi sauce. Pang dressing lang. So ganito po ang paglagay. Para lalong gaganda. Pang ano na rin niya. Ang blend sa ano niya. Ganyan po. Ang ganda. Grabe. So ito na po ang ating puso maki mini dynamite. Ang ganda po. Tingnan nyo. Grabe. Ayan. Napakasimple lang nagawin. Pero pag naiano mo, ayan po siya. Ang ganda. Diba? Masarap po ito. Kasi shrimp tempura lang. Lalo na sa mga baguhan na kakain ng sushi. Ayan po siya. Ayan o. Ganda po. Ayan. Ganda o.
So, tapos na po ang ano natin, mini dynamite, ito po yon. Ayan, kung maraming salamat po pag nakaabot kayo sa portion na ito, maraming salamat po. Tsaka salamat din pala kay Boss Amo Max Res. Pa-shoutout po. At saka si Jessica, this is me. Salamat sa pagdalaw at pag-share ng mga video natin. Lalong-lalo la sa Team Freezer. Maraming salamat po sa mga ano nyo sa mga video ko. Pag-share nyo, maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga taga-Alcala, sa Pindangan. Shoutout sa inyo. Hello. Ingat po kayo lagi. Stay safe. Saka kay Papa na laging nanonood ng video ko, maraming salamat. Saka kay Mama, saka kay Nanay, maraming salamat po. So, hanggang sa sunod na video ulit, maraming salamat. Pupunta na tayo sa testing time. Testing time na po. Shoutout nga pala kay Natoy's TV Fishing Catch and Cook. Salamat sa inyo sa pagdalaw at sa kapag-share. Maraming salamat. Ingat kayo lagi pag lumalaot kayo. So, ingat lang. Stay safe. God bless. So, ito na po. Mag-ano na po tayo. Testing time. Ganito po ang pagkain yan. Ang ganda, oh. Yung ano niya, oh. So good. Magugustuhan nyo po ito. Kasi yung texture niya, kung mahilig kayo sa tempura, talagang lasang-lasa nyo. Tapos yung ano ng fish egg, medyo nagka-crunch siya. So, maraming salamat po. Pag hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Ito po yung pipindutin nyo. Subscribe. Please share and like ito po. Sa Facebook page ko po pala, i-follow nyo lang ako. Ito po yung Facebook page at saka Instagram. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Sana na may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, mga kasushi. Bye. Hala. Bye.